Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. May 27 po, alas 8:06 ng gabi. Ayan, kumakain ako. Din ako nagsain kasi kaming dalawa lang ni Benji ang kakain. May konting natira tapos hindi na ako nagsain. Kaya ayan o, tutong. Pero may ano pa yan. May kanin pa na hindi siya tutong. Gusto ko lang ang tutong kasi masarap ang tutong dahil masarap din yung bigas. Ayan, meron tayong gulay na langka, yung gulay ko kanina at saka isda. Bakit naka-plastic ako? Kasi nandito ako sa shop. Nagbabantay ako ng shop para hindi magkaroon ng lansa ang kamay ko. Kaya naka-plastic ako. Hindi ko naman mauubos itong kanin. Pero yung totoong mauubos ko to. Pero yung kanin hindi ko mauubos. Ipapakain ko sa pusa. Marami pa akong gulay na langka. Ilalagay ko to sa rep para initin ko na lang pag gusto ko kumain. Sana ako kakain ng kanin. Kaso naisip ko na, iinom pala ako ng gamot. Kailangan may laman ang tiyan ko. Takot ako na masira yung kidney ko. Kaya kakain na lang ako ng kanin. Eto, patay na natin yung ating server. Bale. Ayan, wala ng mga customer kung nakikita nyo. Ang daming kalat. Pinatay ko na din yung mga EBR at pinagbubunot ko na yung saksak maliban dito sa server kasi hindi pa nakapatay ang computer. Kailangan mapatay muna ang computer bago natin bunutin yung ating mga outlet. Katulad nyo, makikita mo yung ano ka na ito? Hindi pa napatay yung ating server. Ay yung ating EBR. Tapos bubunutin natin yung mga nakasaksak. Bukas na yan, pupunasan kasi mainit pa yung mga ano ka na ito? Mainit pa yung EBR. Ayan, sarado na natin kasi alas 10 ng gabi. At ayan na nga, sarado na yung aming shop. Andito ako ngayon sa munting kusina. Itong ano, hinugasan kanina pa itong tanghali bago ako umalis papuntang hospital. Yung kinainan ng anak ko kaninang tanghali. Tapos hindi na naghugas. Tapos ito yung kinainan namin ngayong gabi. Ito yung sa kanya, ito yung sa akin. Tapos ngayon ang gagawin ko, ililigpit ko ito para makapaghugas ako at ilalagay ko dito yung hinugasan ko para makatulo yung tubig. Ayan, ang dilim mo. Eto na, alas 10:15 ng gabi. Bali, maghuhugas ako. Alas 10:15 ng gabi na, maghuhugas ako. Hugasan ko tong kinainan para malinis dito. Tapos pagkatapos nito, maghihilamos ako kasi meron pa akong mga tupiin na gamot. Ang hirap maging nanay, ano. Ang daming gawain, lalo na pa ganito. Hindi na makatulong yung mga anak natin. Mahirap. Lahat ng gawain, puro sa nanay, ano. Tapos minsan, may matigas pa na ulo na anak. Kaya pala lang nila. Parang lahat na yata ng problema, yung nanay ang sumasalo, ano, kasi sa mga gastusin, yung mga lalaki, nagbibigay lang sila ng
pang-budget. Tapos hindi alam kung gaano kamahal ang mga bilihin ngayon. Tapos ako maghilamos. Nagtutupi ako ng mga damit kasi para bukas, iba naman yung tupiin ko. Ang dami namin tupiin, no? Ayan sa supa, ang dami. Paunti-unti lang pag may oras kasi hindi talaga kaya ng katawan ko. Lalo na pag may nararamdaman ako, hindi ako gumagawa. Bahala yung kalat na yan. Mas importante yung nakabukas yung shop at saka tindahan kasi may kita araw-araw. Bahala yung kalat dyan, basta may pera. Ano? Kasi ang linis na ng bahay, tapos namumroblema naman ako sa ganyan. Mamumroblema ako sa panggastos, kaya mas maigi pa yung lakas ko. Yung natitira kong lakas kasi nga madalas may masakit ako, ilaan ko na lang dun sa shop, kikita pa ako ng pera. Ito kasing mga linisin, wala naman dito nag-i-inspection sa bahay eh. Kung kailan lang ako may time, dun lang ako maglilinis. Ibukod ko pala tong mga hanging blouse ni Rhea, mga crop top, kasi para madali niya mahanap. Tapos isama ko na lang yung skirt sa leggings. Tapos yung mga short din. Si Rhea kasi hindi rin nakakatulong sa akin dahil busy-busy siya sa sa school. Wala siyang time magtulong sa akin kasi busy siya. Di katulad noon. Itong pumasok yung porcher niya, wala na. Kasi yung oras niya ubos talaga sa school. Katulad niyan, ngayon panggabi siya ha. Bukas yan, umaga pagdating yan, matutulog yan hanggang tanghali. Hindi ko alam kung may duty siya bukas ng gabi. Tingnan natin bukas. Ayan, ganito yung buhay ko dito sa amin. Kailangan magsumika para lahat ng pangangailangan natin meron tayo mabili. At saka pangangailangan ng mga anak natin, kailangan meron tayong maibigay pag nangangailangan sila. Ganun lang kasimple ang buhay. Kailangan magsipag tayo. Huwag tayo aasa sa mga tulong sa atin, sa mga binibigay sa atin. Kailangan isipin natin na wala ang tumutulong sa atin para masigasig tayo maghanap buhay. Kasi kung inisip natin na may tumutulong sa atin, tatama din talaga tayo kasi alam nyo kung bakit. Dahil alam nyo na may dumarating na buwan-buwan sa, na peras para sa inyo. Kaya yung iba, umaasa na lang. Tapos pag ang nangyayari kadalasan, pag dumating ang time na halimbawa ganyan, may problema din yung nagpapadala sa'yo, di makapagpadala. Para kang nabalian ng paa. Kasi doon ka lang magagilap ng pangangailangan mo, di ba? Kaya kailangan lagi tayong nakahanda sa mga panahon na malakas pa tayo. Kung meron tayong pagkakakitaan, gawin na natin ang lahat para kumita tayo. Ayan po, ipagpatuloy ko na yung aking mga tupiin kasi marami pa to.